Kaugnay ng pagbabantay natin sa Bagyong Butchoy, makakausap natin live mula sa Pag-asa ng weather forecast nila na si Henner Kitlong. Henner, good morning! Egan, good morning. Ano ibig sabihin pag sinabing severe tropical storm? Well, ibig sabihin po nun, malapit na po itong maging isang typhoon. Within 24 hours, magiging typhoon na po ito. Ito po ay patuloy na lumalakas at inaasahan na within 24 hours magiging typhoon na po ito. Nasa dagat ito, di patuloy itong lalakas pa nga. Yes, tama po yun. Nasa dagat, dito po kumukuha ng lakas ang bagyo, kaya magpapatuloy po ang paglakas. Ano ba lakas niya ngayon, Henner? Well, sa ngayon, nasa 100 km bawat oras at ang bugso niya ay nasa 130 km bawat oras. Wow, eh yung bilis? Yung bilis niya, medyo bumagal po ito ng konti. Kagabi po ay nasa 20 km bawat oras. Sa ngayon po ay nasa 15 km bawat oras. Naku, eh delikado yan. Mas magpapalakas pa yan. Opo, tama po yun. Pag bumabagal po yung bagyo, lumalakas po ito. Pero ang direksyon niya hindi nagbabago? So far, parehas pa rin po at majority pa rin ng mga model na ginagamit natin, parehas pa rin po ang pinapakita. Bari sa gilid lamang po ng ating bansa ang dadaanan. At hindi ito magla-landfall, no? Yun po ang pinapakita sa ngayon. Pero yung hatak dito sa hanging habagat, Henner, yung naapekto na ngayon? Well, sa ngayon, hindi pa ganoon pinapakita na lumalakas yung habagat dito sa may western side ng Visayas at sa Palawan. Subalit yung dito po sa Luzon, sa western side ng Luzon, malakas pa rin po yung habagat yan. Ano mga lugar yan na para hindi naman tayo maging kumpiyansa, no, kahit hindi mag-landfall eh? Alam mo, minsan yung bagyo, kahit pakaway-kaway lang, eh, may hatak din na lakas yan. Opo, ang pinakamalapit po dito to sa kalupaan ay dito po sa Northern Luzon. Yan po ang Isabela, Cagayan, Aurora. At dito naman po sa western side, malakas po ang habagat. Mula Palawan, papunta hanggang Lawag, maapektuhan po yan. Okay, pero hindi kinakailangan magkaroon ng public warning. Pag lumapit po ito sa kalupaan, pag umabot po yan ng 200 kilometers yung radius niya, maaari po tayong magbigay ng signal. Pero as of now, hindi po tayo, wala po ang public storm warning signal na pinaiiral sa anumang parte ng Pilipinas. Okay, Henner, Metro Manila ngayong weekend, ano ba inaasahan? Well, buong week na ito, Igan, hanggang weekend yan, maulan po ang Metro Manila. Ito po ay sanhi ng habagat, kaya paalala po sa mga kabayan natin, magdala po tayo ng panangga sa ulan pag tayo po ay lalabas ng bahay. Okay, maraming salamat si Henner Kitlong po, weather forecaster ng Pag-asa.